Tanggal muna sa pwesto yung doktor, yung nurse at yung driver ng ambulansya ng ospital ng Sampaloc. Yan ay habang iniimbestigahan ang pagkamatay ng isang buntis na pinaglakad pa sa kalye kahit dinurugo na. Pati yung kanyang isinilang na sanggol, patay. Pero para sa mga kaanak ng biktima, dapat managot ang buong ospital. Nakatutok si Maki Pulido. Kahit hindi pa nag-aagahan at hirap sa pamasahe, nagpunta ang mga kapatid, live-in partner at anak ni Myra Morga sa Manila City Hall. Gusto nilang mapanagot ang ospital ng Sampaloc sa pagkamatay ni Myra. Scavenger lang po yung kapatid ko, nangangalakal, madungis. Kailangan po nila ipagtapo yan, itapoy na hindi nila intindihin. Hinarap sila ng legal office ng Manila City Hall na nag-iimbestiga sa di umano'y kapabayaan. Kwento ng pamilya, alas 8 ng umaga dumating si Myra sa ospital ng Sampaloc. Pero alas 12 pa ng tanghali siya ibinyahe ng ambulansya sa lilipatang ospital. Hindi pa ito idiniretso sa emergency room. Pinababa at pinaglakad siya isang kanto mula sa gate ng ospital kahit dinurugo na. Tapos yung nakita ng ambulansya na bumagsak yung kapatid ko. Pinagmasdan pa lang kami at dapat ay tulungan natin, iatid na lang natin doon, hindi po nila ginawa yun. Alas 10 daw ng gabi, saka lang nasalina ng dugo si Myra. Alas 12 ng gabi, ipinanganak ang patay ng sanggol. At 1:42 a.m., namatay na si Myra. Tinanggal na sa pwesto ng Manila City Hall ang doktor, nurse at ambulance driver ng ospital ng Sampaloc habang sila'y iniimbestigahan. Pero gusto pa rin sanang mapanagot ng mga kaanak ni Myra ang mismong ospital ng Sampaloc, hindi lang ang medical staff. Pero dahil hawak ng syudad ng Manila ang ospital, baka kailanganin nila ng ibang abogado. Tulungan po kami na muna kasi mahirap lang po kami, hindi po namin kaya yung mga abogado-abogado o anuman. Paliwanag ng direktor ng ospital ng Sampaloc kahapon, stable naman ang kondisyon ni Myra kaya kaya pang lumipat sa mas malaking ospital na mas may kakayanan daw na tumugon sa kanyang kondisyon. Sabi naman ng direktor ng ospital ng Santa Ana, naghagila pa raw sila ng dugo kaya alas 10 na ng gabi nabigyan ng blood transfusion si Myra. Binigyan naman daw nila ng mga espesyal na mga fluid si Myra habang naghahagilap ng dugo. Maki Pulido, nakatutok 24 oras.